Praise God for this day of our devotion. Tinataas ko po sa iyo ang gawain ito. Hawakan mo aking mga labi. Hawakan mo po, O Diyos, ang mga makikinig at nakatunghay sa broadcast ito. And I pray, O God, na makita namin, masupungan namin ang katotohanan na nais mong ipahayag sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami, Ama. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa nung nakaraan, pinag-usapan natin the marks of the elect. At ano po ba yung mga marka? Ano ba yung mga katangian ng mga pinili ng Diyos? The elect, no? So, chosen people of God. So, pinag-usapan natin sa chapter 1 based on what Paul has said to us. As sabi dito, number 1, ando yung tinatawag nating work of faith, no? Labor of love. At meron din tinatawag na steadfastness of hope. Hindi spaghetting pababa at pataas. Magtitiwala ngayon at bukas magda-doubt. Dapat tuloy-tuloy, hindi napuputol ang ating pagtitiwala, ang ating pag-asa sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy po natin, if you have, kung meron po kayong gustong ihabol na prayer request, i-type nyo lang po mga kapatid so that before we finish this devotion, we can still pray for your special prayer request. Okay? Recap lang ito mga kapatid. And a transformed life, isang binagong buhay. Okay, siyempre na puno ang mga anak ng Diyos ng work of faith, labor of love. So, yung tinatawag na steadfast hope at yung tinatawag din na fruit of the Holy Spirit. Yan. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay, praise God for that. At sabi nga natin, huwag natin kalimutan, isa sa pinakamatinding mark ng mga elect ng Panginoon, they are dynamic witness. No? Dynamic witness in the sense that they do not do it based on their physical ability or knowledge, but they do it with the help and the power of the Holy Spirit. Yan, with authority from God. Okay? So, praise God. Ngayon, ano pag-usapan natin sa chapter 2? Let's talk about the marks of a faithful servant. Yung mga katangian na mga tapat na lingkod ni Lord. Are you a servant of God? Sige nga, ilagay mo nga dyan sa comment section. I am a servant of God. No? Ilagay niyo po dyan mga kapatid. I am a servant of God. Hindi niyo po kailangan magpastor para maging servant. No? Pag kayo ay may tinutulungan, pinalalakas ang loob, you are already serving God. No? Pag meron kayong pinagpe-pray, you are already serving God. Pag meron kayong pinafollow up, binibigyan ng mga message of comfort, you already a servant of God. No? At kapag may tinutulungan ka may sakit, no? Tinutulungan mo, nagiging instrument ka para i-provide yung pangangailangan nila, then you are a servant of God. Napakalawak niyan mga kapatid. If what you are doing is for the good of others and not of yourselves, then that is a work of a servant. Amen? So, huwag kayong maniwala doon sa mga servant sa na politiko na lumilitaw pag-election time. No? Hindi totoo yun. Alam nyo, kilala nyo kung sino yung naglingkod sa inyo sa parang ng pandemya. No, hindi ako namumuliti ka. Kilala nyo ang tumulong sa inyo. Okay? Palakpan natin ang Panginoon. Buti na lang si Lord faithful sa atin. Kaya dapat lang maging faithful tayo sa Kanya. Handaan nyo ang inyong puso at isipan. Number one, faithful servants are persistent. No? Hindi niya sumusuko against pressure and pain. Ulitin ko. The servant of the Lord are persistent kahit tinataboy na yan. Kahit mistreated, no, yung kahit pakita mo na hindi maganda, hindi sumusuko yan. Okay? Against pressure, and against pain, against yung tinatawag natin mga libelous act, na ibig sabihin, sinisira yung katauhan mo, karakter mo, inaatake. Okay? Another mark
of a servant of the Lord, yung tinatawag nating courage. No, yung lakas ng loob. Hindi lang sila matatag. O sabi nga natin, hindi sumusuko. But also, matapang sila. Okay, hindi sila matapang sa pang-aaway. Matapang sila na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, as we read the Bible in 1 Thessalonians chapter 2, verse 1, kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. So, bakit ito nasabi ni Paul? Kasi nga, grabe, less than a month ng turuan nila, pakainin nila ng spiritual food ang Thessalonians, and after that, nandun na ang tremendous persecution. Kaya, wala pang isang buwan na pinita si Paul na iwan ang church sa ito. In its very early stage, babying baby ang Thessalonian. Ngayon, para makita o malaman ni Paul, makomfort siya sa nangyayari sa Thessalonians, pinabalik niya si Timothy to check on them and to strengthen them. Pero pagbalik ni Timothy, yung baby malaki na. Nagulat talaga sila sapagkat sabi nga natin, kahit wala sila Paul at ang kanyang mga kasama, lumago at tumatag ang gawain ito. Kaya sabi na lang ni Paul dito, mga kapatid, alam nyo, nababatid nyo, na hindi na wala ng kabuluhan ang pampunta namin sa inyo. Hallelujah. Ang sabi dito sa chapter 2, verse 2, alam nyo, hinamak kami at inalipusta sa Pilipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadla. Alam niyo po, hindi po laging masaya ang pagpapahayag ng mabuting balita. Doon nga lang po sa Leyte, naranasan naming sarahan ng pinto, naranasan naming iwasan ng mga tao. Okay? Naranasan namin magsabi ang mga tao na alam ko na yan. Hindi ko na kailangan pang marinig yan sa inyo. So sa oras ay sabi nga natin, nakakalungkot, pero totoo. It happened. At sa ibang dako-dako ng mundo, ang mga mangangaral ng Panginoon, ang mga evangelists, ang mga missionaries, ikinukulong, sinisiraan. Okay? Pero sabi nga natin sa kabila nito, ang Diyos ang kasama nila. At ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng lakas sa loob. Kaya alam naman natin kung paano ginulo at pinersecute ng mga Hudyo ang gawain ng Thessalonica. Nakita natin kung paano nila kinulong sila Jason at mga kasama nito dahil sa kasalanan lamang ng pananalig sa Panginoon. Naggawa sila ng mga accusation na walang katotohanan, no? So, ganyan ba ang buhay natin? Hallelujah. Nilayuan ka ba ng pamilya mo? Nilayuan ka ba ng mga mahal mo sa buhay ka sa pananalig mo? And yet, you keep on standing in your faith. Praise God. Hallelujah. Dunay nga, ganyan talaga ang mga lingkod ng Diyos. Persistent until they finish the work. They are courageous. Not because of men, but because of God. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, hindi yan umuurong, no? Sapagkat kasama nila ang ating Diyos. Hindi uurong ang Panginoon. Kaya hindi tayo dapat umurong. Hallelujah. Tuloy natin. Ang pangangaral namin, hindi udyok ng kamalian. Yan yung tinatawag na. Sinasagot po ngayon ni Pablo yung mga accusation ng mga Hudyo na ikinalat para madislocate o masira ang reputation ni Paul at ng mga kasama niya at ng Panginoon sa Kristo sa Thessalonica. Okay? Hindi udyok ng kamalian. So, ibig sabihin, based on truth ang aming tinuturo, hindi galing sa chismis, kundi mismo sa salita ng Diyos o ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Sa totoo lang po, maraming lumitaw na religion ngayon at nakakalungkot isipin that these religions become yung tinatawag nating melting pot ng pera. Nalungkot nga ako na pumunta ako sa Pasay City West, yung aking alma mater. Nang sinabi ko na ako isang pastor sa harap ng mga dati kong guro,
nalungkot ako nang may sinabi yung isang guro at sinabi doon, di ba mga pastor, maraming pera. Akalungkot, gano'n ang pagtingin nila sa mga lingkod ng Diyos. Hindi naman natin masisisi sapagkat maraming nagsasabi sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, pero kanilang ginagawa ay kaliwas sa inuutos sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa mga bagay na kalayan. Ano po ibig sabihin natin yung kalayan? Kasi may mga religion na ginagamit nila yung kalayan, yung lust of the flesh, no? Para mainganyo ang tao. Nangyari na yan, mga kapatid, nung panahon namin, yung tinatawag nating children of God, na kung saan ginagamit nila yung magagandang babae para manghikayat ng mga lalaki, ang iba nga doon, mga sundalo, para sumama sa grupo nila. Okay? Nagsasama-sama sila sa isang tahanan, hindi magkakadugo. Buti na lang pinagbawal sila noon ng panahon na yun. Hallelujah. Tuloy natin, mga kapatid, so hindi tayo ganyan, hindi natin kailangan na nilangin ang mga tao. Hindi namin kayo nilang. We base it from the word. Ito nga, salita ng Diyos, nakikita nyo. Minarapat ng Diyos ay pagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan, hindi ang tao. Amen? Hindi ang tao, kundi ang Diyos na kasisiyasa ng ating puso. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya mga lingkod ng Diyos, hindi po man pleaser, but God pleaser. Kaya kaminsan, brother, huwag mo muna ishare yan, mabigat yan. Nako, baka matisod ang tao. Hindi po ako ganon. Ang nais natin ay sabihin ang kalooban ng Diyos at bahala na, no, ang Panginoon na humipo sa kanila. Patatagalin mo pa, mamaya dumating na si Lord, paano na? Okay. So, verse 5, alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral, hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Kaya nakakalungkot isipin na ang utos ng Panginoon ay gawing alagad niya ang lahat, ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Pero nakakalungkot na maraming gawain ngayon na ipinagmamalaki na pagpapalain ka, payayamanin ka, pararamihin ang pera mo, pagagalingin ka, na sabi nga, magiging maunlad ka. I know that is God's ultimate plan. Pero hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Sana po maintindihan natin, wala pong milyonaryo na alagad ang Panginoon sa Bible. For your information, nakita niyo po, wala pong mga milyonaryo kila Pedro at Pablo. Lahat sila ay nakaranas ng persecution, naging martir sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. This is the mark of God's people, of God's servant. No, until death, hindi sila umuurong. Kaya sabi nga, persistent and courageous servant. Matapang ka ba? Hindi yung tapang sa away, kundi tapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi kami gumamit ng mga salita ng panlilin lang, kundi katotohanan lang, masaktan na masaktan, maituwid na maituwid. Hindi kami nagangad na papuri ninyo o ninuman. Hallelujah. Yun nga, mga kapatid, paalala lang po, sa gawain ng JOP, sa ating JOP group, we are happy na kayo'y mag-post ng mga spiritual things there. Pero ang hiling lang po namin, kung ito po ay patungkol sa ibang gawain, ibang simbahan, pwede po, i-share nyo na lang po personally sa inyong mga kapatiran, kaibigan. Hindi na po, huwag nyo na po hayaan na maipasok ito sa JOP group. Sapagkat, unang-una, God speak to JOP as a family. Ang mga mensahe ni Lord dito as a family. Kaya hindi po ako against doon. Kaya lang sabi ko, kung gusto nyo mag-share ng live feed services ng ibang simbahan, gawin nyo po ito outside the JOP group. I-personal nyo na lang po. Huwag nyo na po ilagay sa ating gawain. Baka mamaya sabihin JIL tayo o kabilang tayo sa grupong ito. We appreciate
the other churches. We appreciate even those workers of God from other churches. But sa pagkakataong ito, mga kapatid, meron po talagang mensaheng tinutumbok ang gawain natin para sa mga kapatid sa JOP. So if you want to post, pasaysa na po, tatanggalin namin ang mga posts nyo from other churches. Sapagkat even these churches will not allow our message to come into their group or FB. So pasensya na po, hindi po kami galit, hindi kami masama loob. Ang punto lang naman po namin is we want the message of God through the ministry of the JOP for the JOP people. Okay? Dito ko, kung gusto mo mag-share ng live feed ng other churches, do it na lang personal. Share nyo sa mga kapatid, okay lang yun. Huwag na po ninyo dalhin sa JOP dahil baka mamaya magkamali na hindi pala JOP to. Okay? So, for the glory of God, amen? Hindi kami nagangad ng papuri ninyo o ninuman. So, sabi nga natin, hindi natin pinipilit itaas ang gawain ng JOP. Ang lagi tinataas natin ay ang Panginoon. Hallelujah. So, number one, yung tinatawag nating persistent. Hindi sumusuko, hindi umatras. Number two, courageous. Malakas ang loob, no? Kahit nasa panganib, katulad ni Pablo, no? Nawa, meron tayo diyan, courageous, no? And then number two, itinatawag nating sensitive love. Yung genuine love. Yung genuine care, no, mga kapatid. No, na, mga kapatid, ulitin ko, yung tinatawag na sensitive love. Do you have that sensitive love? Ibig sabihin, do you love your brother and sisters? How do you treat your brothers and sisters? Dito sa JOP, ang kaluluwa ay kapamilya, kapuso, kapatid, no? Hindi membro, okay? So, ang mga kapatiran dito ay, sabi nga kahit wala na sa JOP, kapatid pa rin, kapamilya at kapuso. At we care for your needs. Kung kailangan nyo ng prayer, PM nyo kami at ipagpe-pray namin kayo. No? Dito nga sa JOP, we do not only pray for JOP members, but we pray for our friends and relatives. Amen? Pamilya. Okay, purihin ang Panginoon. Tuloy natin, sensitive love. Sabi nga dito, sabi ni Pablo dito sa Thessalonians chapter 2, like a caring mother. So, tuwan-tuwa ang mga women's. No? Ano ibig sabihin nun? Like a caring mother. No? Oh, isipin mo yung una ni Pablo, mother. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo, naging maghiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Ulitin ko, nung nakaraan sinabi ko sa inyo, ilista nyo nga ang mga gawain ng mga nanay. Paglalaba, no, ilista, hindi ko po sinabing ilista nyo yung trabaho niya. Ilista nyo yung mga ginagawa ng mga nanay, no? Na sila po ay nakagagawa ng himala sa ating budget. Hello, kulang ang budget pero napagkakasya, no? At siyempre, sabi nga natin, in case of sickness, naku po, yan ang mga hindi nakakatulog. Okay? So, ando na lang. No? Sila yung lagi puyat, sila yung lagi pagod. At lahat ng pressure sa family, daladala nila sa paglaki ng anak, so on. Marami, marami. But to the extent, iba po ang kalinga ng ina. Kung may kalingang ama, iba po ang sananay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya we acknowledge the mothers. At sabi ni Pablo, bilang lingkod ni Kristo, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, tinuturing nyo bang mga anak ang mga kapatiran natin sa JOP? Do you love them as a mother, as a spiritual parent, mga kapatid? Amen po ba? So dapat po ipadama yan, okay? Kahit si Kuya Alan ay malapit na mag-senior, ay ituring pa rin nating anak ang lahat dito sa gawain. Amen po ba? Amen yan. Sa may pinakamaraming anak sa barangay 143, si Kapitana Lori. Okay? Hindi po literal yun, ni barangay 143. Yun na yung mga anak niya. Okay, praise God. Tuloy natin. So, sensitive love, like a mother. No, yung bang tingin pa lang ng nanay, alam niya na kung may sakit o may problema. Yung emotional attachment ng nanay, na nakukuha niya kagad ang damdamin ng anak. Yan. Yung tinatawag na mother instinct, no?
yung kanyang, wala po siyang psychic power, pero alam niya kapag may problema ang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan. Pati na ang aming buhay ay inihandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. See? Hindi lang persistent, hindi lang courageous, but the servant of God are loving people. Genuine love, sabi nga ng Romans. No, yung totoong pag-ibig na nagsishow ng concern, ng care, no, ng kabutihan ng iba, hindi ng sa sarili. Okay? So, praise God. Sabi nga, ang nanay gagawin niya, lahat, maatupad lang ng kanyang anak ang pangarap. Okay? Tuloy natin. Another analogy na pinakita ni Pablo is like a father. Kanina, like a mother. So, right now, like a father. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa, nagpagal, araw-gabi para hindi kami maging pasangin naman samantalang pinayag namin sa inyo ang mabuting balita. Hindi po nila ipinapasan sa mga kapatiran ang kanilang pangangailangan personal, financial. So, do meron pong karapatan ang lahat ng lingkod ng Diyos para pagpalain sila ng mga tao na pinaglilingkuran nila. Okay? So, it is okay to bless all the servants of God. Pero hindi po namin kayo pinipwersa at ayaw po namin maging pasanin. Kaya nga, ang iba sa atin katulad ni Pablo, nagtatrabaho siya para meron siya maipuno sa pangangailangan niya personal while attending to the spiritual matters. Kaya nga sabi nga natin, gumagawa siya ng tent. Okay? So, yun po. Verse, sabi nga, another thing, integrity or faithfulness. So, yung sinasabi kanina na yung provision, no, yung pag-provide sa needs, no, katulad yan na tinatawag natin, Father. Ayon ng magulang na maging pasanin, nakakalungkot lang, nang kami ay nag-anak, nang tayo ay nag-anak, hindi natin inisip na pabigat ang ating mga anak. At sana, huwag naman isipin ng mga anak, pag sila na ang nagkatrabaho, isipin nilang pabigat ang magulang, kapatid. Huwag na huwag mong isipin yan, sapagkat ang Diyos mahal ang mga magulang. Nasa batas, sa utusan Diyos, igalang mo ang iyong magulang. At ito ay utos na may kalakip na pangako. Okay? Hindi po namin inisip ng mga magulang. Hindi kami naglagay ng limitasyon sa financial provision na provide sa mga anak. Kaya mga kapatid, huwag nyo kami tingnan as something na aasa sa inyo. Sapagkat tinulungan kami ng Diyos noong panahon na maliliit pang aming mga anak, kaya tutulungan pa rin kami ng Panginoon hanggang sa pagdating namin sa harap ng Diyos. Kaya kayo mga kapatid, mga anak, huwag nyo kakalimutan yan. Hallelujah. Another thing, integrity or faithfulness is another mark of a servant of God. Sabi dito, saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya, hindi pakitang tao. No? Mga kapatid, if you need counseling, available po tayo, just inform me. Huwag niyo pong hayaan na manghula ako sa inyo. Marami po tayong kapatiran ngayon. Marami po tayong gawain iniisip. Pero sa oras na mayroong needs na limitaw, pamilya pa rin natin ang bibigyan natin ng priority. So mga kapatid, okay mahiya, if you need prayer, PM us. If you need counseling, PM us, no? At kung kailangan paputayin si pastor sa inyo, sige, sabihin lang natin mga kapatid, hindi kami magdadalawang isip. Tandaan niyo po yan at huwag niyo po isipin, ako, wala akong may papamerienda, pastor, huwag niyo po isipin yung merienda. Pag hindi niyo ako pinagmerienda, si Lord na magpapamerienda sa akin. Okay? Huwag niyo po isipin yung bibigyan niyo kay pastor.
Ha? Sapagkat sabi nga natin, ang kakayahan niyong magbigay sa mga lingkod ni Lord ay hindi galing sa inyo, galing sa Diyos. He will provide para sa inyo. Huwag niyo po isipin na kayo magpo-provide sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, mga kapatid, huwag niyo po isipin na kinakailangan may abot kay Pastor. No. Service first. Selfless service ang nais namin ibigay sa inyo. Sabi dito, tapat, mabuti, ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Huwag kayong mahiya. Sapagkat kami ay mga lingkod lamang ng ating Diyos na buhay. Kami mga kamay, kami mga braso, kami mga bibig ng Panginoon. That will remind you of His love, that will remind you of His loving kindness. Amen? Tulad ng alam nyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Yun. And then, nasabi dito, verse 12, pinalakas namin ang inyong loob. Pinaliw kayo. At hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na umirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang parangal. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan, what are these marks of a servant of God? Do you have persistency? No? Kinukontra ka na? No? Binablanko ka na? Ano tawag doon na yung pinipilosopo ka na? Sinisiraan ka na? Pero tuloy lang ang paglilingkod kay Kristo. Amen? Be persistent. Kahit pamanganib ang aming buhay sa pagparoot parito sa Leyte, sa Masbate, mga kapatid, hindi kami susuko. Katulad din ng tinatawag nating courageous, kahit iharap na kaaway ang maraming hukbo ng masamang espiritu, hindi kami matitigate sapagkat alam namin, kasama namin ang Diyos. So, number three, itinatawag nating sensitive love. Na tunay nga, hindi lang ito tumutukoy sa salita, sa pag-ibig sa salita, kundi pag-ibig sa gawa, pag-ibig sa pakikisama sa inyo at paglilingkod. Tayo'y tinawag para maglingkod, hindi para paglingkuran. Tandaan nyo, nagpaparinig lang ako sa regular yam, pero hindi ako nag-utos sa inyo, ibili ako. Ha? So, mga kapatid, huwag kayong magkakamali. No? Hindi ko inutos, bigyan nyo ako ng kotse. Hindi ko hiningi ang pera ninyo. Hindi ako nagpapabayad sa mga gawain na ginagawa ko. Kung may abot kayo, tinatanggap namin yon na may pasasalamat at panalangin sa Diyos. Pero other than that, kapatid, servisyo muna, servisyong totoo, servisyong walang kinikilingan, ang paglilingkod ng gawain ng JOP sa inyo. Amen po ba? If you need mothers, we have so many mothers here. If you need fathers, maraming father na mother dito. At meron din father na mga lalaki dito. At syempre, integrity. Praise God. Iningatan ni Lord ang gawain nito upang hindi tayo masayaran o mabahiran ng mga chismis ng tinatawag nating mga kasinungalingan sa ating buhay. Purihin ang Panginoon sapagkat ang maglilingkod natin ay nasa matuwid na kalagayan sa harap ng Panginoon. At wala kayong masasabing masama sa bawat isa. Amen? We have been blessed with this faithful servant. So kapatid, kayo rin ay servant ni Lord. Amen? Kayo rin ay lingkod ni Lord. Kaya kapatid, i-type mo nga dyan sa iyong comment section, maglilingkod ako ng may katapatan. Come on, hallelujah. Isulat nyo, itype nyo po dyan, maglilingkod ako ng may katapatan. No? May tapang, may courage, persistent, sensitive love, and integrity for the glory of God. Amen. Yan. Andan nyo po mga kapatid, these are the marks of God's faithful servant. Ito po ang kinonvey o pinayag sa atin ng salita ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12. Yan, ako si Wendy, very good ka dyan, Wendy.
no, na mabilis ka mag-type. Okay, so tuloy nyo lang yan, mga kapatid. Pray. Pag-pray mo ang iyong company, pag-pray mo boss mo, pag-pray mo mga kasama mo, and you are already serving the Lord. Pray na mapabuti ang buhay nila, mapabuti ang araw nila, dumami ang inyong income para tumaas din ang sweldo mo. Siyempre, pag pinaulad ni Lord ang company nyo, kasama kang uunlad. Amen. Amen. Hallelujah. No? Huwag kayo manalangin para pagpalain. Manalangin kayo para pagpalain ni Lord ang iba, at naniniwala ako, ang ibibigay sa inyo ni Lord ay hindi reward, kundi grace. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. I hope you learned so much about this word of Thessalonians. Okay?